everyone! Welcome back to my channel. And sa mga bago nating viewers, yung subscribe button po, nasa baba, i-click nyo na po yun. Pati na rin po yung notification bell sa tabi niya para nanonotify kayo every time I upload new videos. For today's video, ang pag-uusapan natin is all about scrubs. As in, yung pangkuskus para ma-exfoliate, para matanggal ang mga libag-libag, at para ma-renew na rin ang ating skin. So, kung interesado kayong panoorin yun, please keep on watching. So, para saan ba ang physical exfoliants and kailangan mo ba yun? Actually, ang scrubs is a form of exfoliant. It is considered as a physical exfoliant kasi meron siyang mga granules na talagang ikukuskus mo sa skin mo para matanggal yung mga dead skin cells, revealing a more beautiful, vibrant, and glowing skin. Actually, ang skin natin, it naturally renews every 28 to 30 days, mga ganon. Pero, hindi naman ibig sabihin is talagang parang ahas na namalat ka, diba? Hindi ganon. Kasi meron pa rin parts sa skin mo na posibleng hindi nag-renew or posibleng hindi nag-shed. So, ang mga physical exfoliants are very helpful pagdating dun sa area na yon. So, para dun sa mga maaligasgas yung mukha, yung hindi smooth yung skin, and para sa may mga skin na madaling mag-clog ang pores, physical exfoliants or exfoliants in general is very helpful. And at the same time, long-term exfoliating helps boost collagen production. So, importante talaga ang exfoliating kung yun ang gusto mong ma-achieve. So, there are two kinds of exfoliants. So, yung isa, yung physical exfoliant, which is yun nga, yung may mga granules, tsaka manual nyo siyang i-scrub sa skin ninyo. So, yung pangalawa is chemical exfoliant. So, usually yan yung mga AHA, mga retinol, mga ganyan. Ang chemical exfoliants naman ay no need to scrub. Basta i-apply nyo lang siya sa face ninyo and let the product do its job. Ang i-discuss natin for today is yung mga physical exfoliants. My skin is very sensitive actually. Nag-try na ako dati nung sa The Ordinary, yung parang may dropper din yun eh. Parang siyang dugo. Kasi reddish yung color ng liquid niya. So, pagka nilalagay mo sa face mo, mukhang dumugo yung buong mukha mo. And that was actually too harsh. Too harsh siya para sa sensitive skin ko. So, nag-opt ako or nag-switch ako sa mga physical exfoliant. Start muna tayo sa lip scrub. Actually, isa lang yung product na meron ako kasi ito yung pinaka-favorite ko out of all the lip scrubs na na-try ko. So, this is from Lush. This is the Unicorn Lip Scrub. Actually, marami pa silang ibang mga flavors ito. May bubblegum, may mga parang cookie dough, ganun. Pero ito yung parati kong binibili kasi ito yung pinakamura. Ang isang jar niya is worth 20 grams o kaya 20 ml of product. Tapos, ang cute kasi ng unicorn, as in, dalawa yung kulay niya, isang pink tsaka isang, oh, hindi na siya pink. Wait lang, bakit hindi na siya pink? Oh, hindi na siya pink, guys. Dati kasi nung binili ko siya, blue yung taas, tapos pink yung ilalim. White na yung ilalim. Natanggal na siguro yung color. So, ganyan yung itsura niya sa loob. Ito is actually a berry-flavored lip scrub. And sobrang sarap nito, guys. Every time na nag-lip lip scrub ako, talagang ginaganon-ganon ko siya after. So, ang brand na Lush is very popular for fresh handmade cosmetics. So, vegan yung mga products nila and this is a very, very good lip scrub. Lahat ng mga products na imemention ko today, as usual, nasa description box. Alright, so pagdating naman sa facial scrubs, dalawa yung products na meron ako dito kasi gusto ko sana i-compare sa inyo kung alin ang mas okay. Kasi itong St. Ives, very widely available siya. Meron nito sa mga selected supermarkets, sa mga beauty stores, of course, and also online. Tapos yung isa naman is from Skin Food, na konti lang yung mga branches nila dito sa Pilipinas, but it is also available online. If you have sensitive skin like mine, tapos meron kayong mga enlarged pores, hindi to pwede sa inyo. Ewan ko, pero every time na ginagamit ko to, actually marami pa nga siyang laman, kasi parang twice or three times ko lang ata siyang ginamit. Kasi every time na ginagamit ko siya, nagkakaroon ako ng pimple, or kung hindi man pimple, nagkakaroon ako ng blackhead, whitehead, gano'n. Parang feeling ko kasi yung ingredient na ginamit nila for the exfoliant factor, or yung pang scrub niya talaga, is
parang masyado siyang maliit na it tends to clog my pores. So pagdating sa facial scrubs, ito talaga yung highly recommended ko, guys. Ito yung Black Sugar Mask Wash Off from Skin Food. Power scrub daw siya. So this is a scrub mask that contains mineral enriched Brazilian black sugar and promotes smooth and glowing skin. So ito talaga top favorite ko na scrub para sa face ko kasi very mild siya and it doesn't leave your skin dry. Tsaka mas malaki yung granules na meron dito compared dito sa St. Ives. Kaya hindi ako nagkakaroon ng breakout dito, hindi nagka-clog yung pores ko, hindi ako pinipimple or hindi ako nagkakaroon ng blackhead or whitehead after ko siyang gamitin. So ito guys, very highly recommended ko to. And it leaves my skin very smooth after, as in. Tapos ang tagal din ng effect niya. Ginagamit ko to mga once a week lang para lang matanggal yung mga dry patches. Ang isang jar nito is 100 grams or 100 ml. So sulit na sulit. And then dami pang natira sa akin. I think last year, siguro mga mid last year also. Nag 1 year na siya ngayon, di ba? Pero meron pa siyang half na laman. So the last product na i-share ko sa inyo is body scrub. So this is again from Lush and this is the Cookie Dough body scrub. Maliit lang yung binili ko, meron pa mas malaking version nito. This is 270 grams or 270 ml and ang sabi niya is with comforting vanilla absolute, mouth-wateringly Moorish pistachio oil and tempting almond essential oil. This scrub sure does take the biscuit. Sobrang bango ng scrub na to, guys. As in, lasa. Nalasahan mo na, girl. Amoy cookie dough talaga siya. Parang ang tamis-tamis niya talaga. Every time na ginagamit ko siya sa shower, talagang umaamoy yung buong banyo ko nito. Tapos, very hydrating siya sa skin. As in, after ko siyang gamitin, parang ang slippery nung skin ko. Slippery not in a bad way, ah. Slippery na, parang moisturized siya. Kasi meron siyang hazelnut oil tsaka rich in vitamin E. A reason naman kung meron akong body scrub is because prone ako sa back acne tsaka dito sa chest acne. So, ginagamit ko to para kahit papano ma-exfoliate yung mga acne scars na natira and makatulong din sa pag-unclog ng pores, sa pag-clear ng likod ko tsaka ng chest ko. So far, okay naman siya. Medyo matagal na rin sa akin to. I think February ko ata siya binili and marami pa siyang laman. Parang 1/4 pa lang yung nagamit ko. Alright, so that's it for our video today. Sana may natutunan kayo, guys. And sana nag-enjoy din kayong panuurin tong video na to. If you did, please do click the subscribe button below, pati na rin yung notification bell sa tabi niya para na notify kayo every time I upload new videos. That's it, guys. Take care and stay safe. Bye!